Organ sport, yan, hindi inuhuli yan. Pito pipe, hindi inuhuli yan. Exhaust pipe, any exhaust pipe, hindi inuhuli yan, guys. Karamihan ng inuhuli na LTO, yung pinaparan nila, yung mga naka-open pipe. What's up, guys? This is John Mount Vlog. And welcome uli sa YouTube channel. Kamusta kayo? So, ang magiging topic natin for today, it's about pipe, no? May nakita ako na may hinuli si Colonel Bosita about sa pipe. Meron akong nakitang malinaw paghuli at tama niyang paghuli ni Colonel Bosita. At yun yung bibigyan kong linaw at bibigyan ko ng knowledge sa inyo ulit for this vlog. At kaya't sana inyong tapusin itong aking vlog na to. Meron kayong kapupulutang aral dito. So kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe to my channel at pindutin na rin ang bell para sunod kong i-upload na video, ikaw ang una makakapanood. So simulan na natin ang topic reveal. Let's go! So bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo. Shoutout kay Ride With Lord Moto. Shoutout sa iyo, bro. Salamat sa suporta. Shoutout din pala kay Mogomark Vlogs. Salamat sa suporta. Shoutout sa iyo. And sa mga pa-flash ko sa screen na video, talagay ko dyan sa baba sa description. Check nyo na lang. Legit lahat yan. Diyan ako kinuha lahat ng pinamplash ko sa aking vlog. Shoutout sa iyo, Motorioso TV. And shoutout din sa kay iHansa. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa knowledge na ibinigay nyo sa pagbablog nyo. So guys, meron na akong ipa-flash screen na may ramdam na LTO. This is since 2009 na nilabas to at pinatupad ng LTO. 115 decibels ang pinaka-maximum na LTO. Ito ipa-flash sa screen, pakibasa mabuti. So ayun guys, meron tayong maximum ng 115 decibels. 115 below, pasok yan sa LTO, hindi ka huliin. Pero pag lumagpas ka sa 115 decibels, automatic may huli yan kung piskado yung mapler nyo na lalagpas sa 116, may tikat pa yan. So unahan ko na sa mga magtatanong kung ano ba yung mga hinuhuli ng LTO na mga pipe. Ang gamit ko ngayon ay Organ Sport version 4 to version 3. Organ Sport, yan, hindi inuhuli yan. Pito pipe, hindi inuhuli yan. Exhaust pipe, any exhaust pipe, hindi inuhuli yan, guys. Karamihan ng inuhuli na LTO, yung pinaparan nila, yung mga naka-open pipe. Actually, version 4, ito nga ang gamit ko. Actually, open pipe na to. Tingnan nyo, ang laki ng tip. Ayan. Diba? Sabi ko nga dati sa una kong video, sa una kong in-upload na video na vlog ko, ito. Sinabi ko dyan before na narang na rin ako na LTO. Wala naman akong nilabag na pinagbabawa nila. At automatic pasok yung pipe ko, pasok din yung mga accessories ko dyan. So guys, pag-uulihin tayo about pipe, dapat meron silang decibel meter na tinatapos and at least 2 meters away ang layo ang pagsusukat sa ating pipe. At kung may katanungan kayo guys, comment na kayo dyan. Tanong lang kayo at aking sasagutin niya mga katanungan. Meron na kayo pa-flash sa aking screen. Ang tamang paghuli ni Colonel Bosita o ang kanyang tauhan ng mga enforcer ni Colonel Bosita sa Marilaki, sa Antipolo ito. This video is not mine. Credit sa may-ari kay Motorioso TV. So pakiintindi mabuti yung video. Intindihin niyo yung mga sinasabi at pinag-uusapan nila doon. Ako'y magko-comment lang after ng video. May mga masasabi lang dito ako dyan. I-explain ko sa inyo. So watch please guys. Ay sir, bakit tatanggalin? Confiscated po siya. Confiscated po yan sir. Wala akong pagpahuwi sir. Eh, nandiyan po ang ano namin. Automatic po yan sir. Wala akong tambucho. Paano yan sir? Sir, paano ko uuwi? Yan po eh, hindi namin problema. Problema niya po yun. Ano po? So yung nag-i-enjoy naman. Mamoto, mamoto. License po natin, sir.
Ote, nakuha nyo ba yung ano, humabol? Mayroon nga ng pahabol dito, sir, eh. Kala nila, wala pa checkpoint. May dalawang checkpoint pa dun. Full road ba dapat talaga? Po? Saka alam ko, sir, ba dapat malayo? Full wide, sir. Dapat, diba, sir? Alam ko, dapat malayo po. Full wide po, sir. Hindi, sir, kasi alam ko siya, half-rev lang, di ba? Yung mas malayo niya. Sige, sige. Sige, alam mo, sir. Sige, start mo. Kasi alam ko, half-rev lang, hindi ka full-rev. Pagtakbo, sir, parang full-ride yan. Hindi po half-ride, hindi po tatakbo mo ito. May busal po kasi yan, sir, dati tumalsik ito, po kasi. Ito po ba talaga ang tambutso niya? Tanong sa inyo. Hindi. Oh, hindi. Nung nabili ko yung motor, yan na po. Nung nabili, hindi po. Yung as in Mio po. Yun, hindi po ito ang stock niya. Ano po? Hindi po yun ang stock niya. Ano po? Ngayon, pumapalo po tayo sa 101-103 yung ating JCB leader. Ngayon, may violate po tayo. Confiscated po. Tapos, nakikita mo kayo. Ano po? Pakilabas na lang po yung license natin. Kaya mo na lang, sir, meron naman mga highway patrol na hahabol dyan. Anong gusto niyo, sir? LT yung panikit o pambayan lang? Kasi pagka LTO po, 20,000 babayaran niya. Ngayon, pagka pambayan, wala pa 1,000 babayaran niya. Pamimili ko kayo. Ano pong gusto niyo tingin? Pambayan lang, sir. Hindi naman pagkaraka, sir, pag biga, takbo agad na mabilis yung motor eh. Half-rev lang talaga eh. LTO lang, sir, pwede manghuli ng modified. May revolution. Sir, ito po. Tinuto, ano sir. Ano procedure nyo? Huwag ka na. Yes, sir. Nag-seminar ba kayo? Patawag kayo, ano? Baka matikitan yung ano. Thank you. Patawag. Si yung may decibel meter. Sultan, patawag yung may decibel meter. Bawal yun.
ano, hahawakan ko. Apa, paano ang procedure nyo? Anong revolution? Wala siyang RPM, sir. Wala po akong RPM. Wala kang RPM? Apo. Sir, sige nga, sino ang mag, ano nito, kung gaano... revolution na. Kasi sir, hindi naman mag-iingay ako, hindi re-revolution dito. Hindi, hindi. May, parang yung sa four-wheel eh. May tamang bigyan. Ang makina niyan sir, tsaka walang tambucho. Yung tama lang ha, so yun guys, sa panood nyo naman, nakailang trial ng pagsusukat yung enforcer at sila, yun nga, yung mga enforcer o tawan ni Colonel Basita. Hindi ko sure kung tauhan niya ba yun o ano ba yung mga yun. So guys, nakita nyo 103 decibels yung sukat ng pipe. Ano uli yung ating maximum, di ba 115? Pa't siya inuhuli? Pa't nang huli yung enforcer, di ba? 95 to 100 po. Pwede ba yun? Kailangan isa lang. Magbigay ka ng maximum. 115 dapat. Dapat alam nila yun. Kasi enforcer sila. For sure, nag-seminary yung mga yun. Ayoko rin sabihin na nangungutong lang sila. O, di ko alam. Ba't ganun yung nangyayari? As enforcer, dapat alam mo. Nasasabihin mo sa rider, sir, luwagpas ka po. Ito po, meron po kaming issued order. Di ba? Dapat ganun. Hindi yung basta sabihin mo lang na 90 to 95 to 100 po something. Mali. Dapat pag hinuli ka, sabihin nila yung kung meron bang city ordinance o LTO ba sila, may papakita silang mission order o ano man yan. Dapat ipapakita nila dun sa rider. Syempre para naman malinawan o malinawan ng gusto yung rider kung bakit siya nahuli. Diba? So 103 decibels, automatic pasok yun. Pasado yun. Nakita nyo naman inulit-ulit pa. Pasado yan. Diba? So ang swerte talaga ni Motor Yoso TV, nando si Colonel Basita, di ba? Hindi siya nakumpiska, hindi siya natikitan. Pero masasabi ko lang kay Colonel Basita, Colonel, kung mahuhuli naman ng mga enforcer at nandiyan ka naman, Colonel, diretsuhin mo na yung mga tauhan o enforcer na yan. Sabihin mo na sa kanila na, tol, mali to, hindi ganyan. Ito ang tamang procedure o ito yung batas natin para sa pipe o gantong anumang binayulate nung isang rider na sa kanyang motor. Hindi ako basher kay Colonel Basita. Member din ako ng RSAP. Idol ko rin yan si Colonel Basita. Sobrang bait niya. Lahat yan sinisita niya. Pag may nakita siyang mali, sinisita niya. Pinapanood ko rin yung channel niya. At ako yung natutuwa at ang bait ni Colonel. So, minibigyan niya lang tayo na advice kasi buhay ang kapalit pag nakamotor tayo, guys. Kaya dapat doble ingat. Kaya may mga huli-huli na yan, pinag-iingatan lang tayo. So, yun nga, guys. 103 decibels. Pasok. So, meron ulit ako ipa-flash sa screen. Another vlog naman o galing din sa ibang vlog, vlogger. This video, hindi resign. Credits kay Handsome Vlogger. So ito naman guys, yung maling paghuli sa tropa ni I Handsome, bali group ride to, nahuli yung isang kasama nila dahil naka open pipe. So pakipanood mabuti, tignan nyo yung nangyari, paano yung maling paghuli na nangyari ng enforcer. Morning sir. Pa? Sige. Sir, good morning po. Buti nakita ko po kayo dito, sir. Nakita ko po, sir, yung post niya do kahapon. Nag-post ako, bro. Opo. Hindi tayo nag-establish dito para walang yain ang kapwa riders. Opo. Ang objective natin para maging safe, sir. Opo. Diba? Opo. Ngayon, tayo nag-post, bro. Para kung alam mong may supply ka, huwag kang dadaan. Oo. Oo, sir. Tsaka yung local official. Apo. Walang bata-bata. Ah. Bro, malaking problema kasi di responsible rider ka.
Apo. Pagkaskaser ako, baka matay. Oh, damay din po ako, opo. Yun ang pinaka big deal. Opo, sir. No. So, tol, ingat sa... Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. Honor, sir, na makialaki, sir. Sa Idol Busita. Arsap, arsap din ako yun. Arsap ka rin? Oo. May arsap yung motor ko. Ba't ikaw, chinek? Hindi ito. Hindi ito, si chinek. Verification lang daw. Matitigitan siya niyan? Paano yan? Paano? Hindi, ang Jezebel Vitor, hindi binigay ito. Kamusta dyan, pre? Wala ano, na-umpis. Ano? Ah, ganun. Eh, paano yan? Tulad-tulad. Paano ako bababaan yan? Hindi, ano yun, masira. Tama mo na yung kay Carmel Busitas. Iset mo yung ano, iset mo yung decibel meter. Paliwanag mo sa kanya. Paano tatakbo yan? Sa payo ko yan. Paano siya, sir, tatakbo? Pag ano? Tayo mo, pwedeng ticket lang. Talaga. Kumpis talaga yan? Alam ko, di ba titigitan lang? Tigilin mo naman yung motor. Ay, sorry boss. Sorry boss. Gagi men, nangungumpis sila ng mapler. Parang napasama pa ata sama nito sa atin ah. Oo, malaki. Sige, driver pare, di ba dapat naman ang helmet? Oo nga. Ano ba naman yan pare? Ang nagagawa. Ang nagagawa, to? Gago pre, parang napasama-pasama mo sa amin ah. Sabado. Kailan mo matutubos yun? Eh, na ano ba yun? Natutubos mo pa yun? Ano yun? Hindi po. Sinikiki. Sir, hindi po pwedeng tigitan lang ganun? Hindi ba yung masunugan? Yung ganyan. Tutubos ng ano din yan, ng open map. Ape bando. Pero wala na sa ano alin yan. Ay sir, muna sa Tanay. Isipin mo. Saan ba yun? Saan yun? Ito. Kailan nung maaari? Mamaya. Hinihirap sa kanila. Tangin namin. Paano yan? Hindi, ano, warm up pa lang yan. Siyempre, gugumpisa ka. Gagi, sorry pre. Tangin yan. Gagi, sorry pre. Na ano kasi pre. Napasama pa. Kaya nga. Hindi naman, kawan. Hindi naman po, sir. Very good. Thank you, sir. Pre, content. Paalam mo, pre. Atriosa TV. Atriosa TV? Oh, Atriosa TV. Oh, I handsome. I handsome. I handsome. Sige, okay. Sige, pre. Oh. Sige. Meron pa ata, stage 3. Gagi, tunog. Ano na? Pero nasa iyo pa yung stock niyan? Nasa iyo pa ba yung stock niyan? Oo, oh, para ano? Pa, eh, kakulay ng stock eh. Ano, tanong natin? Bakal, LTO pa. Tara na, gago. May ano, may mga LED. Start na. Parang hanggang gabi tayo dito, men ah. LTO pa na, may dumating. Oo nga eh. Mga dobo. Gago, yari tayo doon. Ano ba makakala sa'yo kung LTO? Wala na naman eh. Ah, pag nakitang ano ka? Sa LTO. Dodouble killing ka pa kanina eh, no? Meron pang isa pang harang. Lagyan mo ng GoPro mo, tanga. Lagyan mo dyan yun. Tapos, tanga, masusunog GoPro ko dyan. Mainit yan. Mainit yan. Oo nga, yun din nakita ko, malaki yung ano nila eh, 107 nakita ko eh. Alam ko, nakuhon yung GoPro ko noon, nakatingin ako sa'yo. Masok pa yun eh. Ganto kalapit yung sukat sa kanyo. 2 meters, di ba? Ganyan oh, nakatapat. Oo, sir. Yung LTO at saka yung... Kapit dun sa ano, tambucho. Ba't pinaulit yun? Alam ko nga, LTO 115 eh. Diba, LTO 115? Oo. Tapos di ba, ano lang yun, anong tawag dito? Diba hindi pinapaiyak yon? Pinapaiyak nila eh. Kaya nakakumpisan siya ng tambucho. Ano tatak ng tambucho mo? B-Max. Ano yan tol? B-Max nga diba? Pasadya niya pa raw yun eh. So yun guys, anong masasabi nyo? Talagang literal na nakakatawang nakakabwisit na manonood ka lang, wala kang magawa, wala kang... Kasi recorded na, diba? Kung live lang yun, ay nako, nakaka-bad trip talaga. Biruin mo, 2 meters away ang pagsusukat, ginawa.
Ano yun? Ano yun? Diyos ko. Parang hindi nag-seminary enforcer na yun. Napaka... Ang ano? Grabe, ano ba yan? Dapat alam mo yung tamang pagsukat. Enforcer gay, paano ako napunta dyan sa ganyang kalagayan kung hindi ka nag-aral, di ba? Saka isa pa, posibleng hindi nila alam ang maksimum ng LTO dyan, di ba? Saka yun nga, di ba? Sabi rin na handsome, pag sa bundok naman, okay lang. Kaya may dinatawag na city ordinance. Pag sinabi ni city ordinance, yun yung nakakagabala kayo na ibang lugar dahil sa pipe nyo na maingay. Talagang meron city ordinance minsan guys, like Valenzuela. Meron doon na 19 decibels lang ang maximum. Kaya pag lumagpas ka ng 90 dyan, tulad nung unang pinasusis sa video sa screen, 103, huli yun. No guys, yun may mga city ordinance sa ganun. Pero yun sa punta, pupunta ka ng Marilaki, that yung mga pinaplash sa video, sa ano yun, Marilaki Antipolo. Sa mabundok yun, sa bundok yun. So, doon talaga madalas maraming huli. May mga stage 1, stage 2, stage 3 doon, stage 4 na pura checking, verification. Tingin ko talaga sa mga pinasyo sa video, marami na nakapanood doon. Ito yung bibigyan kong linaw lang sa inyo guys. Yung mali at tamang paghuli talaga. Lagi nyo lang tatandaan guys, 115 decibels ang maximum natin sa pipe natin at 2 meters away ang pagsusukat. Hindi tututok yan, mali yun. At guys, ito na yung reveal na sinasabi ko guys. Kung napanood yun dalawang video pinasyo sa video ko, sa vlog ko, napanood yun, di ba? Napanood yun naman. Guys, yung reveal dito guys, yung dalawang vlogger na yun, sabay nangyari yun. I mean, September 2019 nangyari yun. Same day na nangyari yun. Magkasama sila. Nagkamayan pa sila. Ito, paplash yung size. Ito, tingnan nyo mabuti. Si Motor Yoso TV at si I Handsome, nasa Marilaki, pareha sila. At andun din, sabay nangyari yun. Para nangyari, ito si Motor Yoso TV. Ito, dito. Andyan sila. At si I Handsome naman, yung tropa niya na nahuli, eh nandun lang, sa kabila lang. Sa kabila lang. Andun lang sa kabila. Diba? Ang mali dito, bakit yung isa, nahuli. Tapos itong si Motor Yoso TV, 103, pasado. Eh yung kabila, 107, hinuli. Diba? Bakit ganun? Dapat dun, walang nahuli. Kahit na kumpis kayun, kung pasado naman siya at hindi siya lang magpasa 115 decibels, dapat hindi inuli yun. Ito lang gusto kong maging malinaw. Kernel, Bosita, idol kita, sana naman maging tapat ka na ng gusto. Kung magiging tapat ka lang din, maging tapat ka na. Kasi 107 decibels, huli ng enforcer. Di ba 150 ng maximum natin? Bakit naman ganun, di ba? Ang pangit. Kung alam lang nung isa't isa ni, kung magkakilala lang si Motor Yoso TV that time, that day, and si I Handsome, edi sana ligtas yung kasama ni I Handsome na nahuli na naka 107 decibels sa pipe, na naka open pipe. Imagine yung mga pipe na pinash ko sa screen, yung vlog nila, yung mga hinuli. Mga power pipe yung guys. Ano pa to? Organ sport. Ano pa yan? Api to. Ano pa yan? OBR. Ano pa yan? Exhaust pipe. Guys, yun. Open pipe yung mga yun. Pero si Motor Yoso TV, naka-open pipe, kargado pa yung motor, hindi nahuli. Diba? Yun nga lang, yung isang naka-raider, 107 pumalo yung kanyang pipe. Malakas talaga. Open mic D-Max. Mamahalin talaga yun. Pero hinuli. Dapat walang hinuli doon. Pasado parehas yun eh. 115 decibels ang maximum natin. Diba? Ito, ipa-flash ko ulit sa screen para malinawang kayo. Ayan. Parang feeling ko sa ganung sistema, parang naiilang o ewan, naiilang si Colbosita sa mga enforcer niya na sabunin niya o pagsabihan niya na brother, mali yan. Ito, hindi natin hinuli to kasi 103 decibel. Tapos yung kabila, 107 decibels, huliin mo. Di ba? Mali. Very wrong. Yun yung pinaka nakakagulat sa akin. Nanonood ako ng isang vlog na nangyari lang sa isang araw lang. At magkasama pa sila at nagkakilala pa si Motor Yoso TV at si Hi Handsome. Kaya guys, dapat doble ingat tayo. Pagka ganyan mga hulihan at nagpost sa si Carnel Bosita, may page yan sa RSAP, pasali din ako niya, member din ako niyan. Pinabasok ko yung mga post niya, madalas talaga. So, pag nag-post siya, yun, tulad nga sinabi niya, brother, pag nag-post ako, it means pagka may sablay ka, huwag ka tutuloy. Tama? Mabait naman talaga si Carnel. Pero, ang hindi lang talaga good sa akin, yung nangyari sa dalawang vlogger, eh, magkasama pala sila noon that day, isang araw lang nangyari. Bakit yung isa hinuli tapos itong si Motor Yoso TV hindi hinuli? 'Di ba? Dapat walang hinuli talaga sa kanila kasi 115 decibels lang ang maximum. Tatandaan nyo,
Pag-uulihin kayo, dapat may decibel meter. And dapat 2 meters away ang pagsukat. Tatandaan yan palagi, guys. Ha? Tatandaan nyo. So, nangyari na yun kay Motoryoso TV, kay Handsome. Parang feeling ko kasi, parang hindi nila masabi na 115 decibels po yung maximum natin, sir, di ba po? Ito po yung memorandum, di ba? Pwede nyong ipakita yung pinas sa screen na memorandum pag hinuhuli kayo. Depende lang yan kung may city ordinance at mission order enforcer sa lugar na yun. Pero ang nililinaw ko talaga dito, dapat hindi hinuhuli yung tropa ni Ihansam. Dapat wala talaga hinuhuli doon kasi below 107 naman sila eh. 115 nga below. Dapat pasado, di ba? Pasado nga kasi 115 yung maximum. Oh, patuloy mo yung 107 decibel tapos mali pa yung pagsusukat, di ba? Ito, pa-flash ko sa screen paano yung pagsukat nung doon sa radar. O, oh, ayan, tingnan nyo kung tama ba yan. Sir. Sir. I hope guys na inintindihan nyo yung binablog ko. Talagang hindi ko ma-explain maigi kung paano yung emotion ko. Basta ang gulo kumawa. Kung papunuro yung maigi yung ayan, tong video ko na to, di ba? Talagang nakakaloko. Hindi naman dapat talaga ganun. Dapat walang hinuhuli doon kasi wala naman silang 116 eh. 115 below, pasado eh, di ba? LTO yun eh, enforcer naman sila eh. Tsaka bundok naman yung nakita nila, marilaki sa Antipolo. Sinong may ingayan doon? Lahat doon, mga tao doon, mga riders at nagbe-banging-banging doon, di ba? Nga pala guys, para sa inyong kaalaman din, ano ba yung mga exempted na mga motor about pagdating sa mga pipe, no? Yung mga exempted at hindi yung sinusukat ng LTO, yung mga big bike. Automatic, yung big bike, lagpas talaga 115 decibels yung mga muffler niyan, yung mga pipe niyan. Lagpas talaga yan. Kaya exemption niya, may exemption yan. Kahit may city ordinance kayo, exemption yan. Exemption yung mga big bike. Kasi ano yan, big bike siya eh. Hindi ko lang sigurado kung ilan yung... Kasi may iba-ibang big bike. Like, meron 300, may 350. Pero ang big bike para sa akin is 400cc talaga. Kasi pwede yan sa, ano, diba? Pwede yan sa highway, sa STX and Lex, diba? So yun yung talagang big bike na literal na kahit na maingay ang pipe mo, basta 400cc, hindi ka ulihin guys. Kaya lang ano, ito mayroon akong ipa-flash sa video sa screen na hindi siya inuli kahit na may city ordinance sa Valenzuela to. Kahit may city ordinance sa 19 decibels lang ang maximum, hindi siya hinuli guys kasi big bike yung gamit niya. Na 400cc, ito, pakipanood maigi. Ano ang bilhin na po sa kasa na ito? Hindi ba? Ano ba? Happy na ito. Kailangan 90 bilhin lang tayo. Hindi yan standard ng tambutin. Ako? Pero? 300 naman sa ring kong kasat. 400 po. Start ko muna. Sa happy na ito. Dapat 90 bilhin lang. Tapos ang project na lang. Sige sir. Wala naman po kasi ito sir eh. Ha? 400 naman po kasi ang motor ko sir eh. 400cc naman po kasi sir. 400? Opo. Nasa yung watch car mo. Okay. 400 po sir. Thank you, sir.
So yun guys, credit sa may-ari. Hindi sa akin yung video na yun. Motovlogger din yun. Napanood ko na sa YouTube yun, pero hindi ko mahanap yung kusino yung vlogger na yun. Kaya yung pinamplash ko sa screen, galing na lang sa Facebook. Hinanap ko talaga yan. So shoutout sa'yo bro. Salute sa'yo, humble. Bait mo. Yung enforcer, nakita niya naman, hindi nakipagkamay, bastos, di ba? Alam ko marami na nakapanood yan. Yung mga pinasyon na video sa aking vlog. Marami na nakapanood yan guys. Binibigay ako lang linaw talaga. So yun guys, sana naiintindihan yung vlog ko, pinag-usapan natin for this vlog. Sana nakatulong sa inyo at sana mas lalo tayo mag-ingat at lagi natin tandaan maging magalang tayo sa mga enforcer. Huwag tayong bastos, bayaan mo silang mambastos sa'yo at lagi ka lang pagkaganyan mga pinapara. Lagi mo lang ready yung phone mo, action cam mo na naka-open para kahit anong mangyayari meron tayong ebidensya ipapakita. No? So... huwag mong kalimutan mag-like and subscribe to my channel and pindutin ng bell para sa sunod kong video na i-upload, ikaw una makakapanood. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Meron na tayong 198 subscribers for second video at sana madagdagan pa ito. Guys, tulungan lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, tulungan lang. Huwag tayong plastikan guys. So, alam ko kung naman sa sarili ko na para-paras tayo, na angat tayo. Sumuporta tayong tunay at tiwala lang, kaya natin yan. Kaya ng iba, kaya din natin. So hanggang dito lang aking vlog. Maraming salamat. Patuloyin talaga tayo sa pagsuporta. Hanggang dito lang aking vlog. Peace, yo! Salamat!